si Mama Mars, si Mama Sisi ko dyan. So in today's video, pang second time around ko dito sa Ampong, share ko sa inyo kung magkano yung mga braces nila. Kasi yung mga braces nila ito, iba-iba, and meron silang mga iba pang charge dun sa total na babayaran nyo. Para ma-share ko sa inyo, and meron kayong idea kung magkano yung mga promo nila. Dahil nag-iba-iba sila ng promo, depende sa season. So tara, let's pasok tayo mga beshi. So, yung gagawin ngayon? Panoramic x-ray po and cephalometric. Para makita yung before and after? Para makita po yung case niya po. Okay. Bone level or marami pang titignan si Doc. Okay. So, mga beshi, share namin sa inyo ni Doktora kung bakit may ganito yung mga ipin ko. Ayan, focus natin. Doc, itong mga to kasi. Kaya kung may tornillo na ganyan, root canal yan eh, no? Oo, root canal treated. Pati po yung ganito? Yes, ma'am. Eh, yung mga ganyan, Doc? Yan, ma'am, mga ano na to, crowns, veneers na to. Oo, oh, yung veneers ko. Yung... So, yun, yung sa ngipin nyo, ma'am, everything is complete po, except po dito yung sinabi nyo na congenitally, since nung bata ka pa pagpanganak sa inyo, kulang talaga ng isa. But so far, hindi naman po obvious. Yun po, kompleto pa din lahat kasi sagad po hanggang sa dulo yung ngipin nyo. Lahat po ng third molars nyo erupted din. So, pwede po tayo mag-install ng braces sa inyo. Yung dito lang, mag-iba yung ilalagay natin na yung etchant or yung tawag natin parang panggaspang sa ngipin kasi nga may veneers to or crowns. If ordinary kasing etchant or yung blue na maasin na ilalagay natin dito, hindi didikit yung brackets. Oo, kasi may ano, veneers. Yes po. Also here, ma'am, dito, kasi may ano din to, may jacket na to, may crown na dito. So yun, yun lang yung ite-take note natin dito, yung mga pangdikit na gagamitin. So tara, let's. Thank you, Doc. Yun. Mag-start na kami ni Doktora. And nakakatuwa dito kasi yung pang-gargle nila may betadine. Pangpatay ng bacteria for safety purposes. Sa iba kasi walang mga ganyan eh. Thank you. Relax lang yung lips mo. And then Ma'am, tagat ka. Ma'am, stretch ko ng konti, ha? Sige, ma'am. Right, ma'am. Close your eyes, ma'am. Close your eyes. Tagat na, ma'am. Okay, join naman tayo sa left side. Sa left side po. Try ka sa left. Stretch namin yung right, ma'am. Tagat lang. Mm-hmm. Okay, sa right side naman po kayo. Right po. Shut lang ha. Uh-huh. Ang ganda dito, pinipicturean talaga nila before and after. And every month, no? Pinipicturean ka nila. Ma'am, lift ko lang ha. Yung lift. Okay, close po konti. Okay. Ayan, sige ma'am, close po. Four siguro. Rio. Ayan. Sige madami po. Ayan, sila lang sa iyo. Ayan. So, i-share ko sa inyo yung contract na isa-sign ko. Ayan
Okay lang naman. So, mga beshi, mga marsi, mga swissi ko dyan. Tapos na tayo mag-braces. Yung pinalagay ko is yung self-ligating. Ito yung pag-ayaw mo ng mga anak, yung papalagit ka, charot. So, ganyan siya. May numbering yung brackets. And yung price niya, pag traditional braces, yan yung may goma, magda-down kayo ng 3.5. 3.5 yung traditional braces, no, Doc? Yun yung metal braces. Pag ceramic naman, magda-down kayo ng 10,000. And self-ligating is 15,000. Ang monthly nyo dito sa Ampong is 1.5. Pero yung promo nila, nag-iiba, depende sa season. So, next year, possible, mag-iiba sila ng prices. And, yun nga, dito sa contract na pinirmahan ko, kapag natanggal yung brackets mo, magbabayad ka ng 250 sa kabit. And then, pag nawala, 500 sa metal braces, sa traditional. Pag sa ceramic naman, 1,000. Pag self-ligating, yung katulad dun sa akin, is 1,500. Kaya self-ligating yung pinagawa ko kasi medyo busy ako. And yung self-ligating, kasi sabi ni Doc Ong, dito sa Makati branch, nag-move daw yun, nag-a-adjust mag-isa. At hindi siya ganun kasakit. Kasi bala ko nga ceramic. Kasi yung ceramic kasi, meron siyang nag-time na nag-debritan ng ceramic at nasprobilis siyang matanggal. And yung sa schedule pala dito, medyo mahigpit sila. Magbabayad lang kayo ng GCash, additional pag may reservation kayo ng schedule, 500. Pero, ililess yun sa total na babayaran nyo. Like yung nangyari sa akin, papap ko sa screen yung message, pinapa-resked ko siya, kaso napo-forfeit na daw, hindi daw pwede. Pero sabi ni doktora, next month daw, yung schedule ko is, hindi naman siya mapo-forfeit. Yung unang-una lang, pag sa braces. So, walang forfeit kahit na, kunyari, bukas na schedule, ngayon daw, may pwede ba yun na mapo-forfeit na yun kagad? O hindi, hindi naman siya ganun. Usually, dalawang schedule. Yung ganun ang gagawin. Usually, dalawang schedule lang. And then, mapo-forfeit siya. Oo. So, pero ang kagandaan sa kanya is libre yung panoramic. Yung panoramic, ano kasi, ito yung ginamit sa akin, yung nakikita nyo. May bayad kasi yan sa ibang mga clinic. Ang charge niyan is 1,800 to 2,500. Dito, once na kaka-brace kayo, libre na yon. And, imo-monitor nila. Tinanong ko kay Doc Ong, kung nabibigay ba sila ng consideration. Minsan kasi may mga times na nangyari. Katulad nga nung nag-brace ako before, papak ko sa screen yung picture ko, yung dalawang braces na ginawa ko. Sa ibang clinic kasi walang bayad yun eh pag natatanggal yung brackets. Tiyano kay Doc, what if kung merong isang ipin lang na yun lagi natatanggal? Meron naman daw consideration sa ganun, pero hindi daw lagi. So tatanungin natin si Doc Ong ngayon, kung bakit importante yung sa mga question nyo na nililinis yung ipin. At doon sa nag-message sa akin na bakit nangingilo lagi ang ipin, tanong natin kay Doc Ong. And yung nagtanong sa akin kung magkano yung binayaran ko sa unang punta ko dito, papat ko sa screen yung unang binayaran ko dito. So, ayan, yung itong suot ko pala, may bayad ko, 200. Binabalik to for safety purposes. Pero ito, tinatapon na. And yung suot ko sa paa. Ayan siya, mga sisi. So, tanong natin kay doktora para mabigyan kayo ng idea. Dok, pwede po magtanong? Bakit? Kasi may nag-message sa akin sa Instagram. Bakit daw laging nangingilo yung ipin niya? Ano ba yung cause ng pangingilo? Yung sensitivity, ma'am, depende po. So, it's either po, yung ipin niya is manipis na po yung enamel layer or mahilig siya kumain ng maasim, ganun. So, it can cause, ma'am, na nagiging manipis na po yung ipin. So, as much as possible po, iwas sa mga maasim. So, orange, lemon, mangga, kahit suka. So, mga ice cream? Ice cream, okay lang. Pero kung ganyan na mangilo because of ice cream, normal lang po yun. Kasi may nag-message, sabi niya, ang bilis daw mangilo ng ipin niya. Pero better kasi, mag-consult ka din sa dentist. Yes, mag-consult ka din. Sensodyne muna na toothpaste mo yung gamitin. Oo. Tapos, ilalagay ko sa description box yung address na Ampong kasi meron silang branch sa Quezon City, sa Kamuning. Shoutout tayo kay Arn. And, ilalagay ko sa description box yung ibang detalye, i-click nyo na lang din. Yung, dito naman, nandito ako ngayon sa Makati, yan si Doc Ong nandito. Ang kagandaan kay Doc Ong, napansin ko, magaan yung kamay niya. At saka, oo, masinsin, hindi siya yung mabilis yung gawa. Sinisinsinan niya talaga yung gawa.
sana bigyan namin kayo ng isang magandang tip and idea. Thank you for watching. Enjoy your day, enjoy your night, enjoy tomorrow morning. And don't forget to subscribe. Bye guys!